So, tingnan natin how we're going to maximize that one out. But there's an Akai nga pala to counter out those crowd controls coming from Chicolet Esports. So, maganda-gandang laban to. Heto na tayo para sa ating game number 2. Welcome back to the Land of Dawn. Pakilala ko lang itong mabilis. NX Predator Solid. H2O for Claude. Yawi naman for Johead. Renej for Cho. Chester for Akai. Sumpak Wangdu for Xborg. Chicolet Esports, pabu para sa isang kadra, all ng mundo for them, send for the link. Ticket naman para sa isang Grak and Hotdog order. Mapapansin natin, hindi naman na katulad ng nangyayari kanina, may aggressive gameplay. Both teams ngayon na tamang dito na lang muna tayo sa base natin, pero Secret, nang hindi, mali pala yung ito. Ito si Secret, tamang zoning lang naman ito eh, medyo malabo ng mga kontesto kung sakali. Yun. Yung rather. Okay. So, eto na mga kaibigan. 1 minute to on to our game time. Loko po. Secret doon. Pero okay lang. Grak lang yan. Relax lang. Hindi naman makikipagpatayan. Pero oops. Teka lang. Kiri whoops. Mga besties. For this, wala naman masyadong factor ulit. Lido, Wanderer, and buffs lang muna ang kukunin so far sa early stage ng game, and pretty much that's it. Pero ang pinaano dito, pag nag-online na, pag nag-level 4 na tong mid laner nila, which is si Ling, at saka yung isa naman na si Claude, tingnan natin sino makakakuha kagad ng first blood. Ito na, naupo, Boomblazing Duet na agad si Claude. Mga kaibigan, di pa yata mabibigyan ng assist, pero bibigay sa kanyang kill, and there you go, first blood has been taken by H2O onto the top lane. Naupo, ito na mga kaibigan, mukhang maganda na naman ang simula ng NXP Predator Solid, pero wag ka, dahil comeback is real nga, ika nga, pinakita sa atin ng Chicolet Esports nung game number 1. Another one, ayun, naku, may ganti ng api. 1-1 ng ating score na ngayon. Sinasabi natin, pero mukhang ayaw pa rin tigilan ng Chicolet Esports dito si Chester, pero hindi na lang din takbo pabalik doon sa base mo, knowing na level 5 na yung ating link. Same time, si Claude, mapapansin natin sa parehas ng damage dealers level 5 na ang tanong dito. Papasukin nga ba ni Sumpak Wangdu? Uy, na-frozen doon? Mapapatay nga ba nila? Yan na nga ba? Dali. Pumapalag din talaga, hindi nagbibiro ang Chicolet Esports, mga kaibigan. Pero ayun lang, si Secret dito, trying to escape that one out. Pero Hotdog, uy, naka-ready ang kanyang pang-freeze dito. So, medyo delicate siyan kung sa-sakali. By the way, oops, shoutout sa mga nanonood natin dyan. 11.3k viewers that we have right now. You can share this stream, mga kaibigan, so that we can reach out the most of our community. Ayan. And also, don't forget to follow ang YouTube channel nga pala ng Just ML. Yung replay po, doon namin na pinupost Just ML. Ayan, shoutout sa team YouTube natin. And also, I also have a YouTube channel as well, Caster Zeus. Ayan, pakicheck na lang po. And for Persian, Facebook page ang kanya nakatag sa caption. Okay, so, eto na. Back to the ball game tayo dito. 1-2 pa rin ang ating score. Hindi naman nadagdagan so far, pero yun nga lang, Wave the Dragon. And another Ipit here, or Hurricane Dance coming from Akai. Grabe naman. Combo, that combolicious connections. Pero ito si H2O, gusto pa yatang mandagdag pa ng kill, pero hindi. Objective na lang daw for NXP Predator Solid, but for Chicolet, eto't lalaban. Hindi pe pwede yan, bawal umobjective sa amin. Si Yawi wala nang buhay dun, oh. Isang one hit na lang, kumbaga, ayun, patay. Pero may trade nga lang din na nangyari dun. Si Grak patay din, mga kaibigan. Look at this, hindi pa rin tapos. Ang ganda ng Divine Judgment, H2O pa ang nakuha dun. Naku po, big deal pa yun. Na that's a core hero plus a turtle for Chicolet is Sports. Naku. Ayun, na-shutdown ni Rene J. Nakabawi. Grabe ang Chicolet. Grabe din naman ang NXP. Kaso yun nga lang, Chicolet kasi na to, mga Bestie Wap, to give you some background, galing po sila sa qualifiers. So, hindi sila direct invited. Kumbaga, dumaan sila sa, nakipaglaban sila coming from 256 teams na sumali sa atin. Or like 500 to pero 256 sa bracket nila. So, hindi rin biro to. Ang dami nun, ha. Ang daming sumali doon. So, talagang papalag din. Ito na, another one. Sumpak Wangdu patay sa top lane. Dali. Okay, Link free na coming from Rene J. Pero H2O na andito na. Mahuli nga ba, diba? Yun. Yung na-check na coming from Ito pa. Uy, so, ayun. Double kill. Sa pangata si H2O dito. Alagpalag yan. Saan ka pupunta? Pero si Link, triple kill.
Ito ang simpleng pagbawi mula kay H2O, mga kaibigan. Medyo nagchachapi lang si Persian, pero tuloy pa din ang aksyon. Grabe, triple kill from H2O. Sayang, hindi siya naka-bounty hunter, pero naka-jungle emblem naman siya for retribution. Pero still, a kill plus a push sa bottom lane at sa middle lane. Okay na okay, grabe. Up until now talagang marunong pa rin talaga umobjective ang NXP Predator Solid. Yes, pumapatay sila, lumalaban pagdating sa KD score, pero yung objectives or yung tower push hindi nila pinapabayaan, and there's a mega kill. Hindi na naibitaw ni Aurora ang kanyang freeze there with a kill coming from Macho. Ito na, Hurricane Dance, ginugulo ang lahat ng magulong bagay. Pero yun nga lang, naku po, may Kaja na sumabunot sa kanya. Tuloy pa rin, secret dito, wala nang buhay. Tuloy-tuloy pa din ang action. Pero sa H2O dito, Boomlazing do it to clear that minion out si Yawi. Ang lalim na, aray ko po, papasok yata. Pero hindi, na lang din. Makakatakas dito si Johead, ladies and gents. 9-7 ang ating score for 5-minute game time. No, maganda to ah. Eh, eto na nga ata yung sinasabi natin na pag ang NXP, matatalo man kami sa una, pero babangon pa rin kami. Hindi kami papayag na ganun-ganun lang kami matatalo. Pero dito, the third Elizabeth, kinukuha na dito ni H2O. And speaking of, nakuha na ni H2O. Pero dito, direct pa check out yung mga. So, top farmer is the 4.5. 5K for H2O and 4.4K link. So, kailangan pa makahabol dito. Ito yung magiging problema nila. No. Mataba si H2O. Oo, mahirap-hirap nga to. Kailangan ma-freeze kagad to ni Aurora. Pero nanlalambot si Aurora, mga kaibigan. Grabe naman din. Chester, pasok in na lang mga bestia. Pero tatakbuhan on the side of Chicolet Esports. Look at this. Medyo mahirapings nga lang. Tagilid sila dito. Go lamang na sila nung early stage. I mean, nakakapalag-palag sila nung early stage. Ang problema nga lang ngayon, pinapalit na kagad ng NXP Predator Solid ang base dito ng Chicolet Esports. And that's a problem na naman. Baka mahirapan na naman Chicolet Esports pagdating sa vision. Pero on to the side of Chicolet, nakita natin kumambak sila, isang pagkakamali lang ng NXP. Yes. Narekta sila, so pwede rin naman gawin ulitin nila ulit yon kung magkakamali ulit. Pero look at this Way of the Dragon plus the Divine, I mean plus the Hurricane Dance connection coming from this Chester. Grabe, kakai babe. No, kakai babe, it's because of the Renny J for the 5-1-2. Alam naman natin kasi na hindi lang pang crowd control din si Cho, which is nabibigay din siya. Isa siya sa pwedeng maging core damage dealer na pwedeng mangyari. Ayan na nga, 5-1-2 score. Tapos, nahuhuli niya lagi si Aurora, which is isa sa setter kasi ng Chicolet Esports. Yun yung maganda sa ginagawa niya kanina pa. Oo, pero nako, nakulong-kulong ata si Sumpak, pero hindi, nakatakas lang din. No, pwede. Mukhang may pagpaalaga na dito this time ang NXP Predator Solid at hindi napapayag na maisahan pa ng Chicolet Esports. Ito na naman, another ejector coming from Yawi, pero nakatakas. Hindi naman din nag-commit dito ang NXP Predator. Ito na, ang fully committed. H2O kagad ang unang casualty doon. Double kill kagad para kay All ng Mundo, pero tuloy-tuloy pa din. Chester, wala ng buhay, pero napag-sprint. Nakatakas, my friend. And for that, another Way of the Dragon naman, mga kaibigan, na freeze. Ayun, shutdown. Si Renny J dito, tatlo nang patay for nothing ang nagkataon. At Turtle is now open, pero tower, ayaw nyo ba? Sakasakali. Pero wala, ayan nila. Sige, rektahan na lang yan siguro pag nagkataon. Ang importante dito, tumaba yung link, and that's it. So, pagka sumakit site naman din dito yung link, pwedeng-pwede na silang pestein dito. Pero ang problema naman for NXP Predator Solid, NXP Predator Solid, they have a cloud. So pag ito tumaba, yari itong mga natong Chicolet Esports na to, if ever napakahirap hulihin ng isang cloud, especially kapag marami ng cooldown reduction items. Yes, tama naman yun, Kuya Sus. Pero not unless kasi kung mahuhuli ka ng isang Aurora. Pero kasi problema nga kasi, gaya na sinasabi ko, Renny J, alam niya kung sino yung pipitasin niya. Mm-hmm. Kaya na maagang napapatay si Aurora. So yun yung nagiging possible na alam namin na wala na kayong Aurora. So malakas na yung loob namin na papasukin namin kayo. Pero dito, nako, nakakaabangan nga naman. Hindi, nakabang lang din naman dito yung NXP sa may bush natin. And tamang death lang naman dito yung Chicolet Esports. Siguro dito, munti ka na naman. Para sabi ko nga kanina, parang nagde-deja buo kanina.
na naubos yung NXP kanina kasi bumaliktad na naman for the Chicolet Esports. Yun yung iiwasan ulit ng NXP Predator Solid na mangyari. Oo, grabe naman mga kaibigan. Ayun, nadali pa si Pabu. Ladies and gents, heto na, tuloy-tuloy pa din ang laban mga kaibigan. Mababasag yata ang Tier 2 Tower sa top lane, but sa no, madedepensahan pa din mga kaibigan. Pero yun nga lang, disengage na lang din muna ang Chicolet Esports. Patay si Pabu, so relax lang mga tropa pips, na pe-pressure din sila sa bottom lane and sa top lane as well. May another set of minion wave. So, yes. Nako po, mukhang pressure is real and keep it coming from NXP Predator Solid. Uy. Natatanggalan rin kasi ng objectives ngayon si Ling kasi nakukuha rin naman ng H2O. Pero middle lane natin na ihagis si All ng Mundo. Grabe mga kaibigan, nako. And for this talagang gustong ipersa or pilit ng NXP Predator ang game number 3. Sabagay, they really deserve that one out. At gusto kahit kami dito na nagkakasting, gusto rin namin makita ang game number 3 fight of NXP Predator Solid and Chicolet Esports. Pero for now, eto na, Unlord. Kukunin na ng NXP. Pero mukhang iko-contest ha. Mukhang mali pa ata ang pagpasok mo doon. Secret ang tanong, mai-steal nga ba ng Chicolet Esports dito? Marireset? Pero hindi eh. Kayang-kaya kasi kuhanin eh. Kaya nga yun. Pasok nga ba? Palag-palag din si Chester ng mundo. Si All ng mundo. Yun na nga. Speaking of, napatay ni Chow, si Tams. Pero nakuha ng Link, Kuya Sus! And double kill pa! Grabe yan! Nako! Koko! Ang kinagandahan pa, Kuya Sus, napatay nila si Claude. Eto na naman yung nakikita natin sa hula na iba ang Chicolet Esports. Kayang baliktarin yung game. Kaya nga mukhang papalag pa din ng Chicolet Esports pa din kahit game number 2 nakuha nila dito. Yung Lord na ako po sa bottom lane pupunta. Ladies and gents, look at this one out. Baka ito na naman ang maging winning factor ng Chicolet Esports, pero hindi, papayag ang NXP. Nako po, ayun si Pabu, napatay lang din sa abilang banda. Mga kaibigan, nako po. Ito na. Tamang nangangati na ang Chicolet Esports sa bottom lane. Ando doon ang Lord. Para sa NXP, kailangan kunin na nila 'to eh. Ano na nila 'to eh? Ano na nila, i-maximize Less na nila. Error. Ano na agad nila 'to? Wag na lang paangatin pa. Ayun, yung Lord. Yung sinasabi ko. So, pwede. Papalag din naman mga kaibigan, pero ito na. Nako. Grabe. Iwas error dito for the NXP Predator Solid. Ayun pa. Naku po, Way of the Dragon kagad si Aurora ang inuna. Wala siyang purify. Tuloy pa din ang boxing si Chester dito. Nakaipit for his Akai. Naku po, Yahweh Flicker out. Naku po, tuloy-tuloy pa din mga kaibigan. Ito na, sa bilang banda naman. Yung Lord, wala na din. Wasag na. Nauna na kagad na negate ng NXP Predator Solid. Medyo nabaliwala lang ang Lord dito ng NXP Predator Solid. Pero okay lang. Hindi naman na big factor. Kumakambak-kambak, sumusubok lang din naman kumambak pa so far ang Chicolet Esports. Pero what we see is what we say. Lamang po ang NXP Predator Solid against the Chicolet Esports. Wala akong masabi sa pinapakita ng Chicolet Esports dito. Hindi talaga kami magpapatalo sa inyo. Pero teka, Chester, mahuhuli nga ba si Chester doon? Hindi naman. Tamang zoning na nga lang naman. Pero si Rene J, nakaabang na naman dito kay Hotdog ang tanong mapapatay nga ba? Yan talaga yung tinatanggal niya. Grabe nga din. Ito pa. Aray, Diyos kumiyo, Ginoo, natulak pa palayo. Pero okay lang, naipit pa din mga kaibigan. Ito pa, Blazing Duet na. Mga Bestie Wap, oops, tatakbo, sisigaw ang pangalan mo. But it's a no. Naku po, delicate si Awi dito. Running air fly with a double kill para kay Scent. And another one, double kill din para kay Rene J. Make it triple. Ito pa, si H2O yata. Aray, yun lang, shutdown. Pero Maniac. Grabe naman, wipe out din ng Chicolet Esports, ladies and gents, now. Grabe naman din kasi naman yung build ni Kuya Rene J natin. Endless battle na ito, BOD. Yan ang sinasabi natin, once na hawak mo yung comfort pick mo, talagang Rekta din. Pero hindi, mabubuhay na yung Grak tsaka yung Aurora. Pwede. Magkaka... Sinilang nila yung bot. Magkakabigayan pa to ng isa pa. Isa pang clash siguro for NXP Predator. No, grabe na, umik yung ulam ah. Isang clash pa dito for NXP Predator Solid.
tapos ang boxing para sa Chicolet Esports. Pero magkamali ang NX Predator Solid dito, baka marekta din naman sila ng Chicolet. Ang kinaganda nga lang dito, nauna na sila nakabasag ng ano ng level 3 ang level 3 tower sa middle lane. So kung sakaling gustong rekta ito ng Chicolet, eh medyo ma-delay lang kasi malalaki na o makukunat na din yung minion wave na lalabas sa middle lane. Actually for the Chicolet Esports, ang ganda rin ang ginagawa ng isang lane. Ang una niyang pinapatay is the clone. Lagi niya nahuhuli yun or lagi niya napapatay. Ang nagiging problema lang is that the Renegade. Isa rin na kailangan nilang patayin yan, pwede na nila i-recta din. Yun lang yung dalawa. Mapatay nila yun. Chicolet Esports pwedeng maging advantage doon. Oo, pero tama. Pero ang ating second Sanctuary Lord eh buhay na. So, ang tanong kukuhanin nga ba nito or papatay muna sila dito pero I think mukhang gustong pumatay muna ng NXP. Roy, ipit ata si Secret pero yun nga lang dito Aurora on the floor with that ultimate. Naku po, lalaban pa rin Yawi dito. Wala nang buhay but a freeze coming from Hotdog. Pero yun nga lang papalag ang Chicolet Esports. But no, tatlo ang patay. Oh no, double kill pa para kay H2O. At yun sa kabilang banda, double kill din para kay Renegade. Ito, second wipe out na to ng Chicolet Esports. And I think eto na to, NX Predator Solid, makakakuha ng panalo for this game number 2. And there it goes. Game 3 ang makikita natin dito for this one out. Rektahan na lang din, mga kaibigan. 1-1 ang ating score. Series tied. At tingnan natin for this game number 3. Chicolet